Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Napakasarap po ang pakiramdam na tayo po ay bumawi, sumamba sa ating Panginoon. Magpasalamat no, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa ating buhay. Meron po isang member ng church at lumapit sa pastor. Sabi niya, Pastor, magpapaalam po sana ako na aalis na dito po sa church. Sabi ng pastor, bakit ka naman aalis? Ano ang dahilan? Sabi ng member na ito, marami po kasi akong nakikita ng problema sa church na ito. Kaya nilipat na lang po ako ng ibang iglesia. Ang tanong kaya, meron kayang church or iglesia ngayon na walang problema? Hello? Meron kayang simbahan na walang problema? Wala. Lahat po ng iglesia, mayroon po problema. Marami po kinakaharap yan na suliranin. Wala pong perfectong church, ngunit mayroong tinatawag na healthy church. Mayroon pong tinatawag na malusog na simbahan. Malusog na iglesia. At ito po yung ating pagbubulay-bulayan ngayon. What is a healthy church? Tayo sa daling hipo ko at tayo manalangin, Panginoon namin Diyos, kami ay nagpapasalamat. Sapagkat muli po kami itinapo sa lugar na ito, upang purihin ka, sambahin ka. Ang aming bigay, ang aming buhay sa iyo, sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Sa mga oras na ito, Panginoon, nais po namin na mag-usap kayo sa aming mga puso. Handa po kami makinig, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan at katalinuhan upang maunawaan namin, O Diyos, ang hiwaga ng iyong mga salita. Tulungan mo kami na maunawaan ang lahat ng ito at higit sa lahat, Lord, tulungan mo rin kami na may-apply namin ito sa aming mga buhay. Narito po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Tatanggapin po namin, Panginoon, ang iyong biyaya ngayong umaga. Ang biyaya at mga pagpapala na mula sa iyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano nga ba ang malusog na simbahan? Ang Diyos po ay mayroong gustong makita sa kanyang iglesia, sa kanyang simbahan. Ano ba yung simbahan? Pag sinabi pong simbahan o church o iglesia, ito po ay kapulungan ng mga taong sumasampalataya kay Jesus, nagpupuri at sumasamba sa kanya, at ibinibigay ang kanilang buhay bilang isang buhay na patutuo. At ito po ang gustong makita ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Ang sabi rito sa binasa natin kanina sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and the teachers to equip his people
for the works of service, so that the body of Christ may be built up. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness, salamat po, of the fullness of Christ. Din ako na kailangan. Thank you. Into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when its part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. So, maliwanag po yung sinabi doon sa binasa natin kanina na ang Diyos po ay nagpadala o nagbigay sa mga simbahan ng mga apostoles, ng mga propeta, ng mga ibang milista, nagpadala rin siya ng mga pastor, nagpadala rin siya ng mga guro. Ngunit sa panahon po natin ngayon, so sa bawat churches, sa bawat iglesia, tanging ang makikita lamang po natin ay yung evangelist o yung mga evangelist at yung mga pastors and teachers. Yan po yung usually na nakikita po natin sa loob po ng iglesia. Pastors at saka mga guro. Dahil ang pastor po, ang isa rin pong gawain niya ay magturo. Kaya ang pastor is also a teacher. Okay? Now, ito pong mga leader na ito na dinalaga ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. Ang tanong, ano po ang role ng mga leaders na ito sa loob ng simbahan? Ano ang kanyang trabaho? Ano ang kanyang gagawin? Ang gagawin po ng mga leader na ito, pastors or mga teachers, is to equip. Ano ba sa Tagalog yung to equip? Upang ihanda. Ihanda. Sino ang ihanda? Ihanda yung mga banal para sa gawain ng ministeryo o ng ating Panginoong Jesucristo. So, maliwanag po na yung trabaho po o yung gawain ng isang leader, ng pastor at ng teacher ay upang ihanda ang mga mananampalataya. Sino po yun? Kayo. Ang bawat isa na nakaupo sa mga upuan na yan. Kayo po yung mga banal na tinawag ng Diyos, ihahanda kayo upang sa gayon meron pong gagawa sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang pastor ay hindi po siya hari ng iglesia. Ang pastor po ay ibinalaga ng Diyos upang maglingkod, hindi para paglingkuran. Ang guro din po ay ganon. Hindi siya yung hari ng kanyang mga estudyante o Panginoon ng kanyang mga estudyante, kundi ang guro po ay inilalaga ng Diyos sa simbahan para magturo ng magagandang aral patungkol po sa salita ng Diyos. So yan po yung trabaho ng mga leaders sa church para pangunahan ang bawat miyembro ng iglesia at maihanda kayo sa isang gawain. Ano po ang layunin nito? Para saan? For building up the body Christ. Upang
itayo at itatag ang katawan ni Kristo. Sino po yung katawan ni Kristo? Tayo po mga mananampalataya. Tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo. So, ito po ang gustong makita ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang nais ng Diyos na makita sa simbahan ay dapat ang simbahan na ito ay lumalago. Amen? Lumalago dapat. Ang life or stage po ng buhay ng isang tao is from a birth, di ba? Infant, toddlers, hanggang sa maging adult. Or, ano ba pala, bago maging adult, dapat, no? Mag-grow siya, maging adult, maging, hanggang sa maging mature. At sino gusto pakita ni Lord sa bawat isa sa atin? Dapat merong paglago. Hindi mananatiling bata sa pananampalataya. Hindi magiging stagnant yung faith mo sa Lord. Hindi ka magiging katulad ng bonsai. Ano ba yung bonsai? Yung puno na maliit, di ba? Gusto niyo bang maging bonsai? Of course, no, amen. No? Huwag tayong hindi po nawa maging bansot yung pananampalataya natin sa Panginoon. Dapat yung pananampalataya natin sa Diyos and as a Christian, dapat po tayong mag-grow. Dapat tayong lalago. At gusto makita ng Panginoong Jesucristo ng ating Diyos na yung mga mananampalataya sa simbahan, ito po ay nagkakaisa sa isang pananampalataya. Tanging si Jesus lamang ang pag-alayan ng ating buhay, sa Kanya lamang tayo maniniwala, sasampalataya. Nais ipakita ng Diyos na tayo po ay lumalago sa ating kaalaman. Makilala natin ang gusto ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang anak. Na ibig sabihin, kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, dapat habang ikaw ay lumalago, mas lalo mo siyang nakikilala. Kung sino ba si Jesus, kung gaano siya makapangyarihan, kung ano yung kaya niyang gawin para sa iyo at para sa akin at sa isang simbahan. Nais rin ang Diyos na tayo po ay mag-mature. Lumago tayo, maging mature po tayo. At to the measure of the fullness of Christ, maging ganap tayo katulad ni Kristo. To be Christ-like. Yan po yung gusto makita ng ating Panginoong Diyos sa atin bilang kanyang simbahan. May paglago, may pagkakaisa sa pananampalataya, magkakaroon ng malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, magkaroon tayo ng maturity, at higit sa lahat, to be Christ-likeness. Bakit nga ba ito gusto makita ng Diyos sa kanyang iglesia? Dahil ang bawat simbahan, ang bawat mananampalataya, tayo po ay magre-represent kay Kristo. Saan ka man magtungo, dala-dala mo yung pangalan ni Kristo. Saan ka man pupuntang bansa, dapat dala-dala mo yung i-represent mo si Christ bilang iyong Panginoon, bilang iyong Diyos. Para maraming tao na makakilala sa ating
Panginoon. Amen? Now, ano naman yung pangunawa ni Apostol Pablo sa nature ng church? Ano yung kanyang pangunawa? Paano niya inihalintulad ang isang iglesia? Sabi nito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12-13, sabi nito, just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body. So, it is with Christ, for we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given one Spirit to drink. Dito po ay makikita natin na yung pangunawa po ni Apostol Pablo sa isang simbahan, ito po ay inihalintulad niya sa isang katawan ng tao. Okay? Na ang katawan po ng tao ay maraming bahagi, maraming parte. May ulo, may mga kamay, may mga paa. Yan po yung parts ng isang tao. At dito po ay inihalintulad ni Apostol Pablo na ang isang simbahan ay katulad ng isang tao, isang katawan ng tao na kung saan merong isang katawan and many parts. Of course, sa isang simbahan, sino po ang pinamahed? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Jesus is the head of the church. At sino po yung members? Tayo. Tayo pong mga mananampalataya. Ang bawat mananampalataya kay Kristo, tayo po ang mga member o bahagi ng katawan ni Kristo. At sa isang simbahan, binigyan ni Lord ng iba't ibang gift, kaloob. Hindi po ba? Sa isang simbahan, hindi lamang pastor at saka guro ang kanyang ipinadala. Nandoon din po, si Lord din po yung nagbibigay ng mga leaders, ibang mga leaders, para pangunahan ang kanyang gawain. Kaya sa isang iglesia, meron tayong tinatawag na leadership team, yung 70. Meron tayong deacon na magiging katuwa o elder, magiging katuwa ng pastor. Meron tayong mga deacon o deaconessa na mamahala po sa pagpapaganda ng ating iglesia, ng church building. Meron tayong treasurer at secretary na mamahala po doon sa pera ng Panginoon. At meron din pong ibang mga gifts si Lord na binigay sa isang iglesia. Andyan po yung praise and worship team, na sila naman po yung namamahala sa pagkanta o pagkatugtog ng ibang ibang instrumento. Andyan po yung mga ushers. Andyan po yung inilalaga din ni Lord at nag-commit, no, para sa ibang gawain. Sa ating pong Saturday or Children's Ministry, may mga nagluluto, may mga naghuhugas ng plato, merong nag-distribute ordinators, magdadala ng mga modules at sa pagkain sa mga bata. So, lahat po ng yan ay itinalaga ng Panginoon sa isang iglesia. Eh, paano naman yung wala? Paano naman yung hindi nakasama doon, hindi nabanggit, o wala sa nabanggit? Dahil bahagi ka rin ng katawan ni Kristo, meron ka rin ibang purpose. Meron kang ibang pansyon. Meron kang ibang trabaho.
Pwede kang mag-pray, no? Pwede kang tumulong sa pag o magbigay para sa gawain ng Panginoon. So, wala pong exemption. Maraming paraan upang tayo po ay makapaglingkod sa Diyos bilang bahagi ng kanyang katawan. Amen ba? Now, ang lahat ng ito, no? Ang lahat po ng membro ng isang iglesia, anong po sabi nito? All parts are united together by the Spirit. So tayo po ay pinag-isa ng banal na Espiritu. Kaya kung ano po yung iniisip ng isa, pansinin po ninyo, ay alam mo, ganyan din yung naiisip ko. Ano ba? Bakit? Because we are led by one Spirit. Isang Espiritu lang yung kumikilos sa atin, no? By the work of the Spirit, we have been connected together. Kaya po tayo magkakadugtong-dugtong, magkakasama-sama dahil po sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay o sa isang iglesia. Kaya po, kung meron pong mapagkasunduan ng isang iglesia, dapat po agree po ang lahat. Bakit? Isang Espiritu lang yung kumikilos sa atin. And if there is one na mag-disagree sa pagkilos ng Holy Spirit, ibig sabihin po noon, hindi po banal na Espiritu ang kumikilos sa kanya. Amen ba? Bakit? Kasi nga, by the work of the Spirit, we have been connected together. Kaya tayo magkakadugtong-dugtong, magkakasama-sama. Bakit? Because isa lang yung Holy Spirit na kumikilos sa atin. At kung mag-iangyari po yun na marami tayong mga disagreement, we have to check our faith in God. We have to check yung ating pong sarili. Holy Spirit pa ba yung kumikilos sa akin? O ibang Espiritu na? Tandaan po natin, ang Espiritu ng kaniliman ay walang ibang gagawin sa Iglesia ng Diyos, kundi manira. Amen ba? No? Kaya kung meron po tayong pag-agrihan ng isang iglesia, meron pong pag-agrihan, dapat sama-sama po tayo. Sama-sama po tayo. And a living spiritual organism. Tayo yung mga buhay na organismo sa aspektong spiritual. Baka isang tubo lang yung tumatoy sa ating katawan. Sa ating nga nabiruan po ng mga kamagong pastors, lalo na sa Mindanao, kahit sugatan daw siya, dugo ng alayas yung lalabas. No? Kasi sa Mindanao po, talagang maraming alayas po doon. Eh po, pero lang naman baka magtanong kayo po, anong kulay po ng dugo ng alliance? Okay? And, tigit sa lahat, ang iglesia ay inihanda para sa work of service. Para sa gawain ng ating Panginoon. No? Now, what then is the characteristic of a healthy church? Ano po ang katangian ng isang malusog na simbahan? Hello? Asa po ba kayo? Ano po yung katangian ng isang malusog na simbahan? Pwede bang sabay-sabay natin basahin? Okay, 1, 2, 3. When every member is functioning properly. Wow, praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Ang katangian ng isang iglesia ay makikita po natin kapag ka ang lahat po ng membro ay kumikilos ng wasto, nagagamit ang kanyang
kanyang kaloob at kanyang yun ang kanyang ginagawa para yun sa Panginoon. So every member is functioning properly. Nalala ko po nung namatay yung tatay ko at nailibing siya. Sabi ko po na galing kami Mandaluyong Christian Alliance Church. Doon sa pinagalingan namin church, hindi kami masyadong involved sa ministry. Kasi marami lang leaders eh. Kaya pagka kami pupunta doon, tagapakinig lang kami pag magsisimba kami. At dahil ang nanay ko yung napaka-disiplinado sa oras, higit sa lahat sa iyong ginawang usher, ang aga po namin pumunta sa church. O siyempre, wala pa masyadong tao. Sa church lang din ako nakapagbasa ng Biblia. Doon lang po ako nakapagbabasa kasi habang naghihintay, wala kang ibang gagawin, hindi magbasa. Para sa iyong February po, talagang nagbabasa si Marlon ng Bible. Kaya kung gawain niyo yan ngayon, huwag kang mag-alala, pinagdaanan ko rin yan. Ano? At yun po, nung masisipag yung mga leaders sa church, biruin mo from Mandaluyong hanggang dito sa Taytay, kami po yung pinupuntahan dahil dito na kami nakatira. Nagbabay po sa kami, tapos iiwas ka pa. Ano, iiwas pa yung iba sa aking magkakapatid. Pero alam po ninyo, nung namatay yung tatay ko, nailibig na siya. Meron pong pastora na ginamir kami, buong pamilya. Sabi po ng pastora na ito, no, sabi niya, meron siyang gift of discernment. Kasi nakikita natin, ngayon, nangyayari talaga. Sabi po ng pastora na ito, ngayon na nandito na kayo, merong plano ang Diyos sa inyo. Sabi sa akin, nandun kami lahat, magkakapatid, no? Mga anak namin, nanay namin, at sabi ko na pastora na ito, ikaw ang Imelda, lagi kang ikaw ay madasalin, no? Sabi niya. At of course, normal na yung ipagdasal mo yung iyong mga anak. Pero lalo ka pang magsipag sa pagdarasal na magkaroon ng church dito. Dahil si Marlon magiging pastor yan. Ano? Yung kanyang asawa magiging nagtuwang yan sa church. Yung mga tinuro niya naman yung kapatid kong lalaki, sabi niya, ikaw yung taghahatid ng mga magsisimba. Doon naman sa iba ko, dalawang babae, sabi nila, sabi niya, kayo naman, dalawa, yung magiging katulong o katuwag nito sa church. At yung dalawa, dahil kayo ay nag-a-abroad, kayo yung magsusupport financially. Ano po yung ibig ko sabihin? Ipinalagaan na kami. Meron na kaming iba-ibang kayo kanya-kanya trabaho. Meron na kami kanya-kanya trabaho. At ngayon po nakikita namin na yung sinabi po ng pastora na yun ay totoo-totoo. Nangyayari po sa amin. Bawat isa sa amin magkakapatid, kahit yung nanay namin, meron pong bahagi ginagampanan sa simbahan ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Church, ang isang katangian ng isang malusog na simbahan ay po ang bawat miyembro ng simbahan na ito ay nakikibahagi sa kanyang buhay. Amen. Nakikibahagi. Yun ang makikita natin sa isang iglesia na malusog, healthy.
And next, Ephesians chapter 4, verse 15 to 16, sabi to, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way and to Him who is the head, so si Jesus Christ, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when its part is working properly, makes the body grow so that it builds itself in love. Kung tayo po o ang isang iglesia na ito'y nagkikipag-isa kay Kristo, para kanino ba ito? O kung ang ating katawan ay ating pong itinalagana para sa pagbuhay na paglilingkod sa Diyos, para saan ba ito? No? Every member in the church is directly connected to the life of the Lord Jesus Christ. Dahil ikaw ay connected na sa ating Panginoong Jesucristo, which is the source of life, ibig sabihin, kapatid, ikaw talaga ay lalago sa iyong pananampalataya. Wala kang magagawa hanggat ibibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Lalago ka. Because you are connected to the life of the Lord Jesus Christ. Ang saka po na nakakapit pa sa puno, yun po ay siyang namumunga. Ngunit yung sanga na nakaputol, no, nagputol na, yun po yung ininadarang sa apoy. Tandaan po na nila. But hanggang ikaw ay nanatili kay Kristo, dahil si Kristo nagbibigay ng buhay, He is the source of life, lalago tayo sa ating pananampalataya. When His part is working properly, ibig sabihin, out of life, from Christ, every member functions properly. Dahil ang bawat miyembro ng simbahan ay nagpapagamit at kumikilos sa gawain ng ating Panginoon, no? Makikita po natin na ito po ay nagpapunction properly. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, yung ating pong ginagawa ngayon ay ayaw natin itong masayang. Amen? Gusto natin na tayo po ay lalago sa ating Panginoon Jesus. Gusto natin na pagdating po ng araw na gusto rin nais din ang Diyos na makita sa atin, ay maging mature po tayong mananampalataya. Patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Dahil ito po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Alam po ninyo, sabi rin po sa John 13:1, sabi rin po, noong piyesta ng Passover, alam ni Jesus na malapit na siyang umakyat sa langit. Alam ni Jesus na malapit nang matapos sa kanyang oras dito sa mundo. Ano po yung ginawa ni Jesus? Bago po siya, bago yung mangyari, tinipon niya yung kanyang mga alagad. At isa-isa niyang hinugasan yung kanilang mga paa. Siguro po sa panahon natin ngayon, kung makikita natin na gano'n, kilala natin ang Panginoong Jesus, marami magtaas ang kilay. Siguro po makikita natin yon ngayon, marami sa atin ang matitiri. Dahil sa tumi ng paa ng mga alagad ni Jesus, dahil kung saan-saan sila nagpupunta. Pero ang Panginoong Jesus, hindi po sa nagatubili na gawin niyo sa kanyang mga alagad.
ipakita niya yung magandang halimbawa. Sabi ni Jesus, ginawa ko ito bilang maging magandang halimbawa sa bawat isa sa inyo. Gawin din ninyo ito sa inyong kapwa. Yung pagiging mapagpakumbaba at paglilipot sa kapwa natin at pagpapahalaga sa kanila. Yun yung itinuturo ni Jesus. Bakit niya ibukasan yung paano kanyang mga halaga? Sa isang iglesia rin po, dapat makita sa atin yung pagiging mapagpakumbaba. Amen. Dapat sa iglesia ito, meron tayong motto. Pride, no more. Amen ba? Ano? Wala nang pride. Ang gusto natin gawin at gusto natin makita sa iglesia ito ay isang mapagpakumbabang paglilipod sa ating kapwa. Amen. Kaya tingnan nyo, mapagkakaroon tayo ng problema, agad po naayos. Bakit? Pride, no more. Amen? Wala na yung pride. Naprito na. Sa pantika. Ano bang purpose? Sabi rin ko, for the Son of Man did not come to serve but to be served. And to give His life as a ransom for many. Kung si Jesus po ay pumarito sa sanlibutan upang maglingkod at hindi paglingkuran at higit pa dyan, hinanap niya po yung mga nawawala. Hinanap niya yung mga nawawala at kanya pong tinubos sa pamagitan ng kanyang dugo. Tayo rin po mga kapatid, bilang lingkod ng ating Panginoon, bilang kanyang bahagi ng kanyang iglesia ito, tayo rin po ay mag-reach out ng tao. Hanapin po, magpuntahan natin yung mga taong naliligaw ng landas at ituro sa kanila yung salita ng Diyos na magbibigay sa kanila ng tinatawag na buhay na walang magagawang kaligtasan. The church, sa ating po pagkatapos, let me finish, no? Sa challenge na ito. Tayo po ay pinananahanan ng ating Panginoong Jesus Christo. At ito po ang resulta ng isang malusog na iglesia. Na kung saan ang bawat pananampalataya ay lumalago sa Diyos. Amen? 2 Peter chapter 3 verse 18 sabi rito, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. Lumago tayo sa Diyos. Lumago tayo sa pagkakilala natin kay Kristo. Paglikuran natin ang ating kapwa. Matthew chapter 28 verse 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yung sinasabi po dyan, go, humayo ka. At yung pag-disciple ay isang magandang paraan upang maipakita ko yung paglilingkod ko sa iyong kapwa. And builds others. Itayo mo, palakasin mo, patatagin mo ang iyong ang ibang tao. First Thessalonians chapter 5 verse 11. Sabi nito, magtulungan kayo at palakasin ang inyong kapwa kagaya ng inyong ginagawa ngayon. Nakita na ni Lord yung ginagawa ng marami sa atin.
Let us help one another. Encourage one another. Kung merong nagagapa, tulungan siya. Kung merong nalulungkot, extend mo yung iyong mga kamay. Para ang Diyos. And lastly, reaches the lost. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Hindi lang natin hanapin yung mga taong naliligaw ng landas at puntahan sa sila kung saan sila naroon. Bagkus, ituro din po natin sa kanila ang Panginoong Jesus Cristo ay mahal na mahal sila at hanggang sila iligtas anytime na handa nilang isuko ang kanilang buhay sa Panginoon. Nawa ang mensahe nito ay patuloy po makapagbigay sa atin ng mga insights o kataba ang isang malusog na impresyon. Amen? Purihin na natin Panginoon.